gawa naman tayo ng whole egg leche flan. Alam nyo, tuwing gumagawa ako ng leche flan, laging whole egg yung ginagamit ko para iwas sayang na din and menos gastos. Actually, masarap din naman siya, lalong-lalo na kapag nailagay nyo na sa ref at lumamig. So dito, meron ako mga large na layanera, apat lang yung gagamitin natin at maglalagay tayo dito ng 2 tablespoon ng sugar kada isa. Ika-caramelize natin yan sa medium na apoy hanggang maging golden brown lang. Huwag nyong i-dark para hindi maitim yung ibabaw ng ating leche flan. Kapag ka meron kayo nakikitang buo-buong asukal, eh basagin nyo yun para talagang makinis yung ibabaw ng ating leche flan. After nating malagyan ng caramel lahat, ilagay lang yun sa isang tabi habang nagtitimpla tayo ng ating mixture. Simpleng-simple lang naman talaga yung paggawa ng leche flan. So dito, meron akong isang lata ng malaki ng evaporated milk at condensed milk. So paghahaluin lang natin yan. Alam nyo, kadalasan talaga ginagawa ko to sa blender. Pero since hindi naman lahat sa atin may blender, edi haluin na lang natin. So haluin lang natin yung gatas and then lalagyan na natin to ng 6 na pirasong large na itlog. Kapag ka hindi kayo sigurado na sariwa o bago yung itlog nyo, magiging malansa yung inyong leche flan. So pwede kayong maglagay doon ng mga calamansi rind o lemon rind para mawala yung lansa niya. Pero mas maganda talaga para malinis na malinis yung lasa ng leche flan, siguraduhin yung bago yung itlog na mabibili nyo. So yung ating itlog ay hinalo ko lang ng kaunti para hindi tayo mag-create ng bubbles. Pero alam nyo, pagka ginawa nyo to sa blender, mas maganda kasi siguradong makinis yung kakalabasan ng inyong leche flan. Kasi lahat ng bubbles na nakikreate nun ay pumupunta sa ibabaw. So natatanggal talaga siya kapag kasinala nyo na. After nating mahalo yan ng bahagya, istrain natin yan ng 2 beses para talagang masala natin yung mga itlog na buo-buo pa at para na din mahalo ng maayos yung ating mixture. Pagkatapos nun, isirerest ko lang to ng mga nasa 15 to 20 minutes para lahat ng nakireate natin na bubbles ay pumunta sa ibabaw. Tapos mas magiging makinis na nun yung mixture natin. And then, i-transfer na natin siya dun sa ating mga prepared na llanera. First time kong gumawa nito ay nung 3rd year high school pa lang ako sa TLE na subject namin. Itininda namin to and then kami rin yung gumawa. And ever since, eto na yung ginagamit kong recipe. Kaya lang no, naglalagay din kami ng sugar dun sa mixture. Mga nasa sa ganitong recipe, 1/2 cup lang para talagang mas smooth siya. Pero marami na kasing conscious ngayon sa sugar so hindi na ako nag-add. Nilagyan ko lang ng foil yung ating ibabaw ng llanera para hindi siya matuluan ng tubig and then magpapakulo na o magpapainit na tayo ng tubig dun sa ating steamer. Tandaan na huwag nyong ipapabula o yung papakulo talaga yung tubig bago nyo ilagay yung mga llanera. Dapat yung medyo mainit lang talaga o yung umuusok pa lang. Tapos mas hinaan nyo pa yung apoy talagang sa mahina para unti-unting nai-steam yung ating mga leche flan at hindi siya magiging parang omelette. So, steam nyo lang to for 60 to 70 minutes sa low fire and then i-check nyo. Dapat medyo wiggly pa rin siya pero pagka hinipo nyo yung gitna, eh medyo firm na talaga siya. Medyo dumikit yung ating foil dun sa ating leche flan kasi punong-puno talaga. So, yun. Dapat bago nyo to itaob, eh talagang malamig na siya. Palamigin nyo siya sa counter and then ilagay nyo siya sa ref hanggang lumamig para talagang firm and maganda siyang kainin. Hindi siya yung parang tofu, kumbaga. Dati nung nagtitinda pa ako ng leche flan talaga, yung talagang binibusiness ko to, nasa 4 pesos pa lang yung ating itlog. And mura pa lang, nasa 21 pesos yung evaporated milk. And yung condensed milk, mura na din. Pero ngayon, ewan ko, medyo mahal na talaga, no? So yun, budget-budget din, costing-costing din kung gusto mo siyang gamitin pang negosyo. Medyo naluloko talaga ako sa itlog ngayon. Grabe, 8 pesos na dito sa amin. Sana bumaba pa ako, no? Kasi ang hirap since gamit namin sa bakery. So, yun lang mga kalutong tinapay. Sana ay nagustuhan niya ating video for today. Magkita-kita tayong huli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!